Let's monitor! Na-discuss ko na sa inyo yung paano nagkakaroon ng BIR open cases through contract. Ngayon, nandito tayo sa BIR open cases 102, no contract. Magtataka ka, pag pumunta ka sa BIR, sabihin sa'yo hindi ka pwedeng magparehistro ng iyong official receipt. Why, sir? Why? Wala na akong gagamitin. Eh, hindi ka marami kang open cases. Ba't naman ganun, sir? Nagpapahal naman ako religiously, faithfully. May open cases pa rin ako. Yes, may open cases ka. Paano nangyari yon? Ayan. Ganito po kasi. Halimbawa, sa inyong BIR Certificate of Registration, required lang kayo na mag-file ng BIR Form 1601 EQ, for example. Eh, bigla-bigla, nag-file ka ng 1601C. Pero hindi mo naman in-update yung iyong COR. I-consider or i-presume ng BIR na ina-amend mo yung COR mo. So therefore, without knowing it, idadagdag ng BIR yung iyong 1601C BIR form from the time o from the first time na nag-file ka. And after mo mag-file nung first time, yung second time, third time, and any time, hindi ka na nag-file. So, mag-create yun ng open cases. So, magugulat ka, hindi ka na pinapayagang magpa-print ng resibo. Yun ho, ah, maliwanag yun. So, before ho kayo mag-file ng inyong another type of form or mag-add ng BIR form, eh mag-1905 kayo para hindi kayo nagugulantang. Okay. Soon sa susunod kong video, explain ko naman sa inyo yung mga pwede niyong gawin. Kung halimbawa, saksakan ng dami na ng inyong open cases. At huwag niyong kalimutan, ha? Ini-invite ko pa rin kayo na maging o mag-apply sa akin bilang mga tax specialista. With or without experience, tumatanggap po ako. Abangan po niyo yan. Maraming salamat.